Tribunang Kronika. Ang pamilya ni David. Ikalabing apat na kabanata. Samantala, nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David kasama ng mga karpintero at kantero. Nagpadala rin siya ng mga trosong sedro para maipagpatayo ng palasyo si David. At dito nalaman ni David na ang Panginoon ang naglukluk sa kanya bilang hari at nagpalago ng kaharian niya para sa mga mamamayan niyang Israelita. Doon sa Jerusalem, marami pang naging asawa si David at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga anak niya na isinilang doon: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Beeliada, at Elifelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Nang lusubin ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, nagtanong si David sa Diyos, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, lumakad kayo, dahil matatalo ninyo sila." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Perazim at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, "Nilipon ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha, at ginamit niya ako para lipulin sila." Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang mga diyos-diyosan nila roon at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, kaya muling nagtanong si David sa Diyos at sumagot ang Diyos sa kanya, "Huwag niyo agad silang salakayin. Palibutan niyo muna at saka niyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamartsyang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalakay kayo agad, dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo." Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos at pinatay nila ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan at ginawa ng Panginoon na katakutan siya ng lahat ng bansa.